sa akin ngayon. Hindi ako sasama sa'yo hanggat di mo sinasabi sa akin kung saan tayo pupunta. Ang mga kalaban, alam ko padating na sila. Hitano akin, alamin niyo kung ano ang nangyayari sa labas ng palasyo. Tama nga si Manik. Mas namuros, iulat mo na ito sa loob. Aliyah. Ang aking nawalay na sandata. Sandatang matagal ko ng binaya. Binibati ko kayo pagkat muli niyo itunagad ko ako. Kailangan niyo na umalis ngayon din. Mabilis na kumakalat ang lason sa inyong mga katawan. Kailangan niyo makabalik agad ng Tebas. Pagkatangin doon niyo lang makukuha ang gamot sa inyong mga sakit. Wala nang ibang nilalang dito, Pilasari. Nagsialisa na silang lahat. Pagod na ako sa paghahanap. Binigyan nga ako ng pagkakataon na makita si Deshna. Ngunit pinaglayo rin kami agad. Nungunila na yung puso ko. Kailan ko ba makikita yung anak ko? Kailan ba matatapos itong paghihirap ko? Abisala, kaibigang Argona. Kailangan ko makarating ng Lireo, kaya sakay mo na ako. Ano sasabihin sa kapatid ko na nasugatan ako? Hindi ako papayagang makipaglaban muli. Bakit mo ginawa yun? Yun ang naes ni Amihan. Tila nabubuhay siya sa loob ko. Nabubuhay na sa akin. Minamahal mo hara, Amihan. Hara, Duria? Hindi ako inyong hara. Naya! Naya! Alena! Pirena! Magpakita kayo sa akin. Dito tayo maglalaban. Mahal na sangre, si Hara Minea ay nasa silid ng mga sandata. Bakit ba ayaw nang maniwala sa amin nina na kayo ay mula sa amin at kami ay mula sa inyo? Iba ang sinasambit ng aking puso sa isip ko. Pero aaminin ko sa inyo, sa tuwing nasasaktan kayo, nasasaktan ako. Lea, bilang aking pangunahing mas, napaslangin mo na sila! Bakit kailangan ako ang pumaslang sa kanila? Bakit hindi ikaw ang pumaslang sa kanila? Nasa'yo ang brilyante. Bakit kailangan ako ang pumaslang sa kanila? Dahil totoo ang sinasabi nila. Mapipilitan ako luhugin at wasakin na gamit ang aking brilyante upang tuluyan ka nang mawala dito sa Encantadia. Isa Tebas kailanman! Hindi mo na kailangan gawin yan. Dahil ako ang gagawa niya para sa'yo. Hindi ko hayaang madumihan mo ang puso ko. At kailanman hindi ako papasakop sa inyo! Kaya isinusumpa ko! Kayong lahat ng kaaway ng mga dumating. Sinusumpa ko kayo! No! Mga anong patawarin niyo? Okay, doon siya kayo natin. Alina. Pirena, ang aking panganay. Ina, patawarin mo ako. Hindi ko batid ang tungkol sa liham na iniwan mo kay Ates. Hindi ko batid, Pirena. Matagal na kitang pinatawan. Kamusta niyo na lamang kami kay Amihan? Wala sa Deva si Amihan. Ina, anong ibig mong sabihin? Muli niyo siyang makikita. Makikita uli kayo. Mga anak, palagi niyong tatandaan. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo, mga anak. Yeah.
higit na minabuti ng inyong ina, nakitli ng kanyang isinumpang istri kaysa masaktan kayo. Ngunit, hindi pa rin niya kayo tuluyang iniwan. Pagkat hayan siya upang lagi niyo siyang maalala. Salamat, Ina. At muli ninyong pinatunayan na mas higit na kapangyarihan sa lahat ang iyong pagmamahal. Sa pangarap na magkakamtan ay inaasa. Sa pangarap na butit nakatulog siya. Hindi niya maaramdaman yung sakit ng panggagamot sa kanya ng mga babaylan. Ano ang mga kalokohan binagsasabi ni Ariana bago siya nawala ng malay? Hindi kalokohan yung Kuya Rama. Madami talaga naaalala si Ariana tungkol sa buhay ni Ate Amihan. Noong una, hindi po ako naniniwala. Pero nung may ebidensya na po siya sa akin, na baka siya nga po yung reincarnation. Yung sarkosin ni Ate Amihan. Isang malaking kahibangan ang mga pinagsasabihin ninyo, Pao-Pao. Kahibangan na kailanman na hindi magkakatotoo. Baka naihibang lamang si Ariana dahil sa natamo niyang sugat kung kaya't nasabi niya mga bagay na iyon. Siguro nga, Kuya Rama. Baka nga po. Pero pwede din naman po totoo yung sinasabi niya, di ba? Tulad nga po ng sabi ko. Sheda, Pao-Pao. Nag-iisa lamang si Amihan. Wala na siya. Kailanman na hindi na babalik pa si Amihan. At kung sakali bumalik man si Amihan, babalik siya. Bilang si Amihan. At yun na lang ang aking pinakahintay. Ang pagbabalik ng aking pinakamamahal at ng aking anak. At hindi yung kalokohan pinagsasabi ni Ariana. Sino siya? Hindi ko alam. Wala akong alam. Ako ang batalang pinagkakautangan nyo ng inyong ikalawang buhay. Halikayo, sumama kayo sa akin. Kilala ko ang boses mo. Umalis na kayo dito, baby! Ah! Arde!
Okay lang po kami. Thank you. Pasalik na. Hindi niyo matatakasan ang bathala ng balaak at kamatayan. Kaya sasama kayo sa akin, naisin niyo man yan o hindi. Kayo na hindi na malalayo pa sa inyo ang inyong ina, pagkat magiging bahagi na siya sa lupain ng mga diwata na magbabantay sa ating lahat, anuman ang mangyari. Walang pamamaalam, ina. Bagko sa ipasasalamat, pagkat pinili mo na huwag nang lumayo pa sa amin lahat. Kagaya ng dati, ramdam pa rin namin ang iyong pamamahal, anuman ang iyong maging anyo. Kaya pangakong pangangalagaan ka namin, anuman ang mangyari. Naway lumaki ka agad, ina. Himabo. At maging hitik sa mabubuting bunga. Kaya ng iyong naging buhay. Nara. Muros, anong ulat? Tuluyan ang nawala ang hukbo ni Hagorn dito sa Lireo. Atensya inyong Lireo! Kapas niya! Ramantay ang Lireo! Go! Binabati ko kayo at ipinagmamalaki. Ipabatid niyo ito sa lahat. Ngayon din, Malara. Ngunit marami pa rin ang namatay at sugatan. Kasama dito si Akil. Sa mga namatay? O sa mga sugatan? Sa mga sugatan, Hara. Ngunit huwag kayo mag-alala. Pagkat ngayon ay ginagamot na sila ng mga mabaylan. Abisala, Eshmaitan. Yamang inaasikaso na sila. Samahan niyo ako sa ating mga kawal. Sasama na rin ako. Nakahinga siya ng maluwag ng malamang na sugatan lamang si Akil. Napansin mo rin ba? Kahit na hindi umabin si Danaya, mahal na mahal pa rin niya ang dating Mashna. Ito ang sumpa na isinilang kami sang sangre. Laging mauuna ang katungkulan sa ating bayan kaysa sa ating sarili. Magiging katulad din kaya tayo ng ating ina. Na hindi magiging masaya pagdating sa pag-ibig. Kapangyarihan, Hara. Bakit hindi niya magawang buhayin ang aking asawa? Sino pa sa mga kaanak kung kawal ang susunod na mamatay? Sino pa sa kanila magbubuhis ang kanilang buhay para sa Lireo? Paltra, diwata. Patawarin mo ko na naganap ito sa ilalim ng aking pamumuno. Patawarin niyo ako, mga diwata. Danaya, tigilan mo ang iyong sarili.
Huwag kang umiyak at magpakita ng kahinaan sa harap na iyong nasasagupan. Huli na ito, nunungin mo. Ipinapangako kung pipilitin ko na wala na ang kawalang muling magbubuwis ng buhay ng dahil sa digmaan. Anong maaari nating gawin, Nunung Imaw? Ang maaari na lang nating gawin ay manahimik na lamang at bigyang galang ang saloobin ng mga namatayan. Pagkat alam natin ang pakiramdam ng nawalan. Dahil gaya nila, minsan na rin tayong namatayan ng mga mahal sa buhay. Tanda Krishna! Mga kawal! Pumasok kayo madali! Nasaan ang aking anak at Hadiya? Bakit wala rito si Mira at si Lira? Poltrehara, ngunit hindi namin alam. Maaari ba silang mawala ng ganun na lamang at hindi nyo nalalaman gayong kayo ang nagbabantay sa labas? Kay Mira ito. Hanapin nyo ang kasagutan sa pangyayaring ito. Nais kong malaman kung paanong nawala ang aking anak at Hadiya. Niya ka. Alam mo, marami na matay na kawal dito. Ika, sumama ka na makita mo. Bitawan mo ako! Bakit mo ako dadalhin doon? Anong kinalaman ko sa pagkamatay nila? Anong kinalaman mo? Huwag mo akong lokohin. Hindi ba nakipagkasundo ka sa kalaban? Kaya't nasugod kami rito? Hindi ka na magkaila. Tana Krishna! Nagkanulo mo kami! Hindi ko ginusto! Nasaktan ako dahil tinalikuran ako ng iyong kapatid. Sinabi ko na sa inyo noon pa lang na bumalik na tayo sa ating tribo, pero ayaw ninyo. At alam ko ang dahilan kung bakit. Dahil kay Ibrahim. Dahil hindi kaya iwanan ni Ariana ang rama ng sapiro. Kaya nagdilim ang aking isipan. Wala kang kaluluwa. Tignan mo. Tignan mo ang mga namatay na kawal ng sapiro at lireo. Para makita mo kung ano naging bunga ng pagkakadulo mo. Tignan mo. Lagay niya. Mahal Lara, tumigil lang kanyang pagdarugo, ngunit may sugat pa rin. Iwan niyo na muna. Kayanin kung hindi tayo makatuluyan. Basta't buhay ka. Kaya't huwag mo nang uulitin ito. Hindi ko ibig na muli ka masaktan. Masugatan. Umanganib ang iyong buhay.
dati ay napas lang sa ating natitirang hukbo. Ngunit marami ang malubhang nasugatan. Naintindihan ko. Yan ang kabayaran ng pakikipagdigma. Ibrahim, magugulat ka sa aking iuulat. Ang bangkay ng ating mga anak, nawawala. Ano? Hindi ko batid kung sinong lapastangan ang kumuha ng kanilang bangkay. Ngunit kung sino man siya'y mananagot siya sa akin. Hayaan niyong tulungan ko kayong malaman kung ano talaga ang naganap. Mabuti pa nga kung ganun na nung imaw. Gamitin mo yun tungkod, inay. Abisala, Hera Sensa. Ikinatutuwa akong maging bilanggo ka ng Lireo. Ngayon, pagbabayaran mo lahat ng pagkakasala. Titiyakin kung matatanggap mo ang pinakamabigat na parusa. Sa sandaling iharap ka sa konseho, para sa iyong paglilinis. Bakit kayo umatras, Huvila? Dahil wala si Hagorn sa Lireo. Ah! Mahal na hari. Mabuti at ligtas ka. Ngunit nasa si Andorra? Kung wala siya rito man ang mga inagbihag na siya. When fresh ka! Kung ganyan babalik ako, ililigtas ko siya! Hindi na kailangan na Sval. Sapagkat mayroon din tayong bihag na mas mahalaga pa kaysa sa kanya. Sino ang bihag na ito? Totoo ba itong aking nakikita? Buhay si Lira? Mahabaging Emre, buhay nga si Lira at si Mira. Ashnea, sino ang mathalang yun? Malalaman ninyo pagbalik natin sa kuta. Kaya tayo na. Nasasabik na akong makita ang napakahalagang handog ni Bathalang Arte. Siya si Arte Pirena, ang Bathalang kapanaligin na Ether at Hagorn. Kaya tsako, kung saan dinala ni Arte ang mga anak ninyo? Hey Hagorn. Alena, ipagbigay alam mo kay Danaya ang pangyayaring ito. Sabihin mo rin sa kanya na ngayon din ay susugod ako sa kuta ni Hagorn. Sasama ako sa'yo. Huwag kayong padalos-dalos, Pirena Ibaro. Dahil tinitiyak ko, may iahandang patibong sa inyo si Hagorn. Hindi naman niya bubuhay ng mga diwani kung hindi na gagamitin ito laban sa atin. At anong nais mong gawin namin, Alena? Ang tumunga nga lamang dito kayong patid na namin na buhay na muli ang aming mga anak. At nasa kamay pa ng mga kalaban. Wala nang panahon dapat tayo aksayin, Pirena. Kaya tayo na. Mas na may ka ang kalasag. Alena! Hindi kayo aalis dito hanggat hindi manatilis na magpupulungan! Bitiwan mo ko, Alena, kung ayaw mong masaktan pa kita. Gawin mo, Pirena. Ngunit hindi pa rin kita bibitawan. Makinig ka sa akin.
Pag-isipan muna natin yung mabuti kung anong gagawin natin. Hindi tayo kikilos ng pabigla-bigla. Kung ayaw niyong mapahamak muli ang inyong mga anak. At susundin niyo ako. Kung ayaw niyong mag-away-away tayong tatlo dito. Saan kaya tayo dinala ng mascot ng Chinese restaurant na to? Hindi ko alam. Ngunit hindi pa rin ako makapaniwalang buhay tayong dalawa. Sila Itay. Sila Ashti. Sina. Nasaan kaya sila? Ether? Babaeng uod. Ikaw? Kilala mo siya? Hindi. Pala eh. Kalaban din yan. Kasama ni Ethery. Hagorn? Buhay ka? Kailanman ay hindi ako namatay katulad ninyong dalawa. Crash na. Paano kayong nabuhay pa? Yaka. Tandaan ko lahat ng nangyari at lahat ng ginawa mo. Ikaw ang pumatay kay Mira. Pati sa akin, ikaw ang pumatay sa akin. Tama na. Nakaraan na yan. Ang mahalaga ay buhay na kayo ngayong dalawa. At yan ay utang ninyo sa amin. Ang aking ina, nasa sila? Sa ngayon, ay ligtas sila. Nandun sa Lireo. At batid na rin nila ngayon na kayo ay buhay na at hawak na namin. Parang alam ko na kung bakit niyo kami binuhay muli at kinidnap. Mira, tsaka kung gagamitin na naman tayo ng lolo mong halimaw para hingin na naman ang brilyante ng mga Ashti natin. Basang-basa na kita, Hagorn. Alam ko na yung style mo. Bulok na yan eh. Hindi lamang mga brilyante ang tukuyin ko sa kanila. Marami pang iba kapalitan ninyo ang dalawa. Hindi ako makapaniwala sa inyong mga iniulat. Ngunit kung totoo man na binuhay ni Arde ang aking mga hadiya, natutuwa ako para sa inyo, Pirena, Ibrahim. Bilang hara ng mga diwata, ano yung may papayo? Tama si Alena. Hindi tayo susugod kay Hagorn. Dahil tiyak kong siya ang paparito sa atin upang magpag-usap. At yun ang ating hihintayin. Asmal, pumila. Tayo na ang mangunang magbantay dito. Siguraduhin ninyo na walang makakatakas sa ating mga biyag. Magkakaasa ka, Panginoon. Wala kang dapat ipag-alala, Panginoon. Kami nang bahala sa dalawang ito. Ano naman ang gagawin mo, Asmal? Double dead? Bocha? Yala. Astadi. Paano kung makipagtikisan ang aking ama? Sumasang-ayon ako sa iyong pasya, Kara Danaya. Ganun din ako, Hara Pirena. Mas nakararami kami, Pirena. Tatlo kami. Kaya susundin natin ang pasya ng Hara Danaya, anuman ang iyong saloobin.
Patawag si Desna. Nais kong makita ang aking anak. Wala na po siya rito, Panginoon. Noong dumating tayo kanina, hindi na namin siya nakita. May palagay kami na tumakas na ang iyong anak. Ay, pati sarili niyo pong anak, tinatakasan na kayo. Tumahimik ka. Ayaw mong lagyan ko ng busal ang iyong leg. Pahinga ka lang, Ariana. Bukas, pagising mo. Kailangan ko'y bumalik na yung lakas. Deshna! Pauwiyak! Anong ginagawa mo dito? Bakit ka bumalik ng Lireo? Alam ba ito ng iyong ama? Ito sa kaba ni Hagorn na pumarito. Tatlo kami yung eavesdrop na katakas mula sa loob. Ako, si Khalil at si Gamil. Marahil ay may iba pang paraan upang malansin natin si Hagorn. Upang sige mabawi natin ang aking anak at si Mira nang hindi niyo sinusuko ang inyong brilyante at ang ating biyag. Narito ang aking plano. Sa pamamagitan ng pananggalang na ito, ay hindi na nila matatagpuan ang dalawang Wenong Beshkang ito. Sino mag-aakala na makakaligtas pa kayo sa aking sumpa? Halika, labanan mo kami ng patas. Pashnea! Narito ang aking brilyante, Hagorn. Kapalit ng aking anak at hadiah.